Dalawa. Isa lang. Ito po, i-setup ko po yung aking isang reel. Kumitan ko po siya ng sliding swivel para convertible po siya, pwedeng pang bottom, pwedeng pang floater. So, ito po ang kailangan lang. Dalawang beads, isang maliit na swivel, saka dalawang stopper. Pero yung gagamitin kong stopper ay yung ni-recycle ko. Ito po yung recycle kong stopper. Bahal yung karayom ho, kinabitan ko ng manifest na braid line. 20 pounds na braid po ito na power pro. Ayan, para manipis. Baka isusot lang ho ulit para tipid tayo sa stopper. Ito ho yung aking shock leader from braid. Kinakapitan ko siya ng dalawang dipa na maxima po ito na 30 pounds. Nakita nyo kulot kasi maxima. Ayan. So, para po yung setup po ito, para po madaling magtanggal ng floater kung kailangan po natin ng bottom rig o kailangan natin alisin ng floater. Ngayon po, kung kailangan magkapit ng floater, may madali po siyang madali po tayo makapaglagay ng floater. So, gagawin ko na po. Ito, pinukutol na po natin yung swivel sa shock leader. Ngayon po, una natin kakabit yung ating recycle na stopper. Ngayon, suot lang po doon sa sinulid at ating hila. Ayan ho, sagad na ho siya doon sa karayom. Ayan ho, sagad na ho siya doon sa karayom. Ayan, hihilahin na lang ho natin. Hawakan lang ho para gumalaw hila. Ayun. Ayan ho, nakalusot na. Ngayon, usod lang ho natin ang konti. May gagawin pa tayo. Ayan, nakausod lang ho siya. Tapos, susunod natin yung isang swivel, isang beads. Ayan, susunod na ho yung isang beads. Susunod natin yung maliit na swivel. Swivel, then isa pang beads, yan. So ito na ho itsura nya, yan. Meron na ho tayong stopper, beads, swivel, beads. Ayun, isa pa hong stopper. Kaya ho dalawang stopper ang kailangan natin. Ito ho, kakabit ho natin yung isa. Isa pa. Ito ang itsura nya. Ayan o. Ayan. Saka ko natin kakabit yung ating swivel.
basic lang ho, clean snap lang. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ito lang ho ginagamit ng nut sa pagbubuo ng ano, tapos ayan ila ayan na tapos bubuo lang natin yung sobra. Ito siya, ang finished product. Ayan ho. Meron tayong convertible. Pwede kapitan ng floater. Pwede natin ipang bottom. Pagkatanggal natin yung floater. Ayan, itong mga floater ko, kinakapitan ko na ho siya ng itong isang floater. Kinakapitan ko na ho siya ng clip. Naka-fix na ho siya, hindi na ho siya sliding floater. Hindi na ho siya kagaya ng mga gantong floater. Ayan, ito yung mga nabibili, ito ho gawa ko lang. Ito ho nabibili. Ayan, yung sa akin ho kasi kinabitan ko na ho ito. Ito galing ho sa payong, yung kinabit ko. Tapos naligyan ko ng clip. Ayan, pagka ho ikakabit na siya, bubukas natin yung clip. Shoot natin. Tapos, huwag lang natin kakalimutan isara. Ayan, nakasara na ho siya. So, meron na ho tayong slide running floater o sliding floater. Ayan. Ayan, makakapag-adjust na tayo. Depende ho sa lalim ng tubig na ating pamimingwitan. Ayan ho. Siya. Mamaya ho, ganito gagamitin kong setup dun sa aking pamimingwitan sa buting. So, kita-kitsa lang ho tayo mamaya dun. Magandang tanghali ho, mga ka-anglers. Nung kanina ho sa bahay, yung ginawa kong demo sa pagsa-setup ng sliding floater. Dun. Gagamitin ko ho ngayon dito. Okay, yung pagdating ko ho ngayon, medyo good news. Marami na hong humuhuli ng mga 5 finger, 6 finger. Kaya maganda, maganda. Ito, sample ho ng huli. Ito, huli ni Junior. Ayan. Ito, huli niya. Ayan, yun ho. Ito, nakahuli yan. At dun ho sa baba, mayroong huli na ho si Jones. Ayun ho, ang isa, may huli na rin ho. Siguro, nasa kalahating kilo na ho yun. Ayun, nasa landing net pa ho. So, medyo maganda. Maganda ho ang isa natin. Ayun, ito yung isa, huli ni Jun. Ayun, may huli na rin. Maganda ho, maganda ho ang senyalis ngayon. Well, kahapon ho, eh, nakahulo yung kasama nating si Marvin San Pedro ng mahigit 1 kilo. Napakita ko ngayon yung picture. Ayan ho yung picture. Ayan. Ito, dalawang malapad ho yun. Yung isa ho, lagpas 1 kilo yun. Estimate ko doon, mga nasa 1.5 ho siguro yun. Kaya, atatan ho. Ito na ho siguro yung inaantay namin matagal na kagatan. Kaya magsisetup na ho ako. Ito po yung sinasabi ko kanina na setup ko ng sliding floater. Mag-slide po siya. Ngayon, sukat ko na po yung lalim niya. Sukat ko na kanina. So, sako na po yung startup nito. Ito, iahakis ko na. Sana makahuli.
Ahul rin. Na. Good size. Ah, mga 5 finger ho. Ah, good size din ho. Medyo hiyo tayo pinadad at hindi ho tayo nakapag-angat ng plapla. Pero susubukan pa rin ho natin na humuli ng plapla para sa mga susunod nating vlog eh meron ho tayong plapla. Kanina ho, magaganda ho ang huli nila. May mga 6 finger, may mga 7 finger. Eh, tayo eh, hanggang 5 finger lang kanina. Pero nakarami naman, no? At ito ho, mamaya, ang ulam ko, pwede ko tilapia. Ano? Tilapia ang ano ho yan, galing sa palengke. Yan ho, ang ulam ko mamaya. So, takis na lang ulit tayo. Ito ulit si Opoy. Maraming salamat to.